Hoy! Mukhang meron na naman pong panibagong hahanapin itong si General Tore. Dahil mga minamahal, itong si attorney and former spokesperson Harry Roque ay hindi na po matagpuan sa kanyang opisina matapos pong maghain ng subpoena para po ipa-cite and contempt muli itong si Roqueta. Kasi mga minamahal, nung huling attend niya sa Senate hearing, sabi niya, I will comply. Iko-comply niya daw lahat ng mga hinihingi ng Quadcom, which is nandoon na nga po yung SALN. Kasi mga minamahal, doon natin malalaman kung paano nga ba lumobo yung yaman ni Harry Roque ng ganun-ganun na lamang. Kasi kahit sa ang angulo mo tingnan, balik-balik na rin mo man yung mundo. Yung sweldo niya sa pagiging attorney at yung pagiging former spokesperson, hindi po talaga aabot yon ng bilyones. Mga minamahal, hindi aabot ng bilyon-bilyon yon, not unless kung meron siyang ginagawang illegal activity. So ngayon, pinapakomply siya ng Quad Committee na dalhin mo yung SALN mo, patunayan mo na ikaw ay inosente. Kasi mga minamahal, hindi naman ata lahat naninibago na, no? Na bakit nandoon yung pangalan ni Harry Roque sa mga nire-raid na Pogo. So, alam naman ata ng lahat na tawag dito, hindi na usual, hindi na po yun coincidence na ma-involve yung pangalan niya, laging nakikita yung pangalan niya doon sa Pogo. So ngayon, lalo pat na dawit pa, na may nagtatagong kriminal doon sa Baguio, 'di ba? Alam niyo mga minamahal, sa mismong bahay niya. Kaya nga po mas lalo nang nilalaliman yung investigation dito kay Harry Roque. Actually, hugas kamay nga yan si Harry Roque as well as itong si Cassandra Ong. Kasi si Cassandra Leong, ang sabi niya, siya lamang daw po yung may-ari ng Worldwind Company kung saan nag-uupa yung Pogo sa Purac, Pampanga. Ito namang si Harry Roque, denial din. Eh, ako lang din naman ay isang lawyer ng Worldwind Company. Hindi po ako legal counsel ng Pogo. Lahat po sila nagtutulakan. Also, si Alice Go. Sabi ni Alice Go, ako lang naman po yung may-ari ng Baofu. Pero hindi po ako nag-ooperate dyan. Eh. Pero siya naman yung naglakad ng license to operate. Diba? So, nag-ano na sila ngayon, mga minamahal. Kanya-kanya silang balasa. Kanya-kanya silang paghuhugas ng kanilang mga pinagkainan. By the way, mga minamahal, ito na nga, nung nagkaroon ng Quadcom hearing ulit, si Harry Roque, minaliit pa yung Quadcom na kung saan kangaroo hearing daw, tapos witch hunt, sabi ni Harry Roque. Doon nagalit din yung mga kongresista kasi naging okay sa'yo yung mga kongresista nung dumalo ka tapos ganyan yung ibabato mo. Well, sabi din naman ni Harry Roque, bago siya hanapin sa kanyang opisina, nag-vlog pa siya. Sabi niya, hindi daw siya a-attend. Hayaan niyo kung kasuhan niyo ko. Diba? Harapin ko yung kaso ninyo. Yan yung sabi ni Harry Roque, harapin daw ah. Pero nung pumunta yung mga officer doon sa kanyang opisina, hindi na po matagpuan itong si former spokesperson Harry Roque. Kaya nga sabi ko sa inyo mga minamahal, mukhang meron na naman pong panibagong hahanapin itong si General Tore. Tingnan natin kung may heartbeat ba sa opisina ni Harry Roque. Baka yung heartbeat nandoon kaya, no? Kay AR de la Serna. Anyway, eto, panoodin natin yung balita mga minamahal. Hindi na makagilap ng mga taga-kamara si Attorney Harry Roque matapos muling ipa-cite in contempt sa pagdinig ng Quad Committee kahapon. Sinubukan siyang puntahan ng mga otoridad sa kanyang opisina pero wala silang napala. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Ang nangyayari dito... Ano, nagtatago ba si Harry Roque? Ako'y nagtatanong lamang ha, nagtatago ba kaya si Harry Roque? Dinig ng Quad Committee kahapon. Sinubukan siyang puntahan ng mga otoridad sa kanyang opisina pero wala silang napala. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Ang nangyayari dito sa Quad. Humarap pa sa mga taga-media via video conference kahapon si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque matapos umabsent at ipa-cite in contempt ng House Quad Committee. Bigo kasi siyang isumite ang mga pinasabing dokumento kaugnay sa investigasyon sa illegal na Pogo. Pero kanina, hindi na siya mahagilap ng hahainan na dapat ng arrest order ng Kamara. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, sinubukang puntahan ng mga tauhan ng Kamara si Roque sa kanyang opisina pero wala raw ang abogado. It was already served sa law firm niya, no?
siya eh. Cannot be located. So, in-inform na rin yung ano, yung mga law enforcement agencies to look for him and serve the order. Actually, mga minamahal, yung pagpa-cite and contempt sa kanya ngayon is ano yun, hanggang sa matapos ang hearing. Dati, 24 hours lang. Buti nga, 24 hours lang yung nakanasan ni Harry Roque. Diba? Kasi nagsinungaling siya. Ano yung sabi niya? Mayroon daw siyang hearing sa korte, pero it turns out na wala naman pala. So, na-cite and contempt siya sa pagsisinungaling. Now, masa-cite and contempt siya dahil nga po sa hindi pagdala na mga papers. Kumbaga, do or die na yung ginawa ni Harry Roque ngayon eh. Actually, walang magandang choices din, mga minamahal. Kasi, kapag nilabas niya yung salain niya, pwedeng maghamit din yun against sa kanya. Ngayon naman, na hindi niya nilabas yung salain niya, katulad nito, masa-cite and contempt siya. Pareha sa ginawa ni, ano, ni Sara Duterte, umattend man siya sa hearing, mabubusisi yung budget niya at posibleng makitaan ng anomalya. Nung hindi naman siya umattend sa hearing, tinapyasan yung pondo niya kasi hindi niya kayang i-justify yung pera na hinihingi niya. Kumbaga, win or lose. Parang ganun yung labanan, mga minamahal. Actually, talo pa din dito si Harry Roque. Kasi kahit magtago ka, hahanapin ka. Nako, General Torre, galaw-galaw. Tingnan mo kung mayroong heartbeat sa opisina ni Harry Roque. Anyway, continue. Una nang sinabi kahapon ni Roque na hindi na siya dadalo sa pagdinig ng Quadcom. Pero binatikos siya ng komite sa pagtawag niya sa Quadcom na kangaroo court at witch hunt lang daw ang ginagawa. Naging mabait pa nga kami sa kanya. Binigyan lang pa siya na isang araw. Kinuklaim pa niya yung one day na yan. The fact remains that he is a material witness or material resource person in this investigation because circumstantial evidence has, overwhelming circumstantial evidence has been established. Tama. Of his links between Attorney Roque and Lucky South 99 who operates an illegal pogo. Bukod sa isyu kay Roque, umaasa rin daw ang Quadcom na hindi pagbibigyan ng Korte Suprema ang petisyon ni Cassandra Leong na payagan siyang huwag dumalo sa hearing. Well, I hope the Supreme Court denies that. No? Kasi paano natin malalaman ng katotohanan? Eh sino pang hahabulin natin? Di naman natin mahabol yung mga Chinese. Ang nakikitang mukha nitong pogo na ito ay si Cassandra Leong and si Alice Go. So we should continue our investigation sa kanila. Hanggang katapusan lang ng Setyembre ang sesyon ng Kongreso, pero tinitignan na raw kung magpapatuloy ang pagdinig ng Quad Committee kahit pa mag-break ang Kamara sa Oktubre. Naging emosyonal naman sa pagdinig kahapon ng dating CIDG officer. Yan, tama na yan. Iba na yung issue dito kay ano kay CIDG. Oh, iyakin pala si Garma ba? Yan, CIDG. Ay, gawa-gawa kayo kasalanan. Hindi niyo din naman pala kayang panindigan, oy. So anyway, mga minamahal, itong si Harry Roque. Mukhang nagtatago ah. Ano, kibuloy yarn. Ay, ganyan lang po yung mga ano, yung mga balahura supporters. Sa una lang matatapang. O, tingnan nyo. O, dati si Kibuloy matapang. Ano sabi niya? Hindi ako magpapahuli ng buhay kung mahuli niyo ako patay. Pero walang paninindigan. Nahuli, buhay na buhay. Si Kibuloy. Diba? O, ano yung ano, yung sabi ni ano ni Roque noon, o Marcos Bangag, o Marcos Talsik, mga ganyan-ganyan, ang tapang, no? O, tapos ano nangyari ngayon? O, diba? Hinahanap. Si Knight and Contempt. O, si Duterte din noon, ano yung sabi niya? I do not care about human rights. I do not care about human rights. Ano yung nangyayari ngayon? Iniimbestigahan ng ICC. Kaya naghihimutok sa galit. Itong pamilya nila, 'di ba? Sabi ko sa inyo mga minamahal, itong mga Duterte Balahura supporter, sa una lang 'yan matatapang. Sa una lang 'yan magagaling. Pero at the end of the day, wala din silang laban kapag batas na mismo ang ano ang humusga. Well, ito yung ano eh, yung natatawa sila noon nung natalo si Lenny Robredo. 'Di ba tawang-tawa 'tong mga Duterte Balahura supporter kasi kala nila may pagpapatuloy ang kanilang masamang gawain. Actually, mga minamahal, this is the most unexpected twist na nangyari sa presidency ni PBBM. Kasi kahit nga din ako nangamba noon na sabi ko,
Hala, kapares ni former kapares ni PBBM si Duterte. Sabi ko eh, yung galawan nito, balasubas. Eh kakabalik pa lang ulit sa pangalan ng mga Marcoses, dudungisan agad ng mga Duterte. So natakot nga din ako noon, mga minamahal. So eventually, it turns out na ay buti na lang. Buti na lang, God works in a mysterious way. Kaya mga kakampink, magpugay tayo. Yeah? Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.